kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Meron na tayong 6 na minuto, 5 segundo na lamang po bago magikasyam ng umaga. Nako, layo-layo muna tayo. Eh, pag malayo ang mga lugar, komisyon, hindi na nalalaman natin kung anong nangyayari. Kung hindi ibibigay sa atin ang atensyon natin o kukuhanin ng ating atensyon na may nangyayari pala. Katulad dito sa Sablayan, Occidental Mindoro. Nako, napakagandang lugar nire. Eh, si Vice Mayor Bong Marquez ay nasa kabilang linya po. Nasa Zoom pala. Vice Mayor, good morning! Good morning, kabayan. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ay, balita ho namin umaangal ang mga magsasaka dyan dahil patuloy daw pong tumataas ang fertilizer at mga pesticide. Kaya napilitan na kayong magsagawa ng aksyon ang sangguniang pambayan ng Sablayan, Vice. Opo, kabayan. At talaga pong malaking dagok ito sa ating mga kababayan dito sa Sablayan at maging sa buong Pilipinas. Partikular na po itong problema ng ating mga kapatid na magsasaka. Opo. Tumataas po ang presyo ng abono ng pestisidyo samantalang bumababang patuloy ang presyo ng mga anis sa bukid kagaya po ng palay, sibuyas at mais. Kailan pa ito nagsimulang magsipagtaasan, Vice? Ito pong last quarter ng 2021, kabayan. Actually po, yung abono na dating pumapalo sa 1,600 ang bawat sako. Opo. Ngayon po ay umaabot na sa 2,600 up to 3,000 bawat sako. Ako? So mahigit po 100% ang itinaas ng presyo ng abono sa merkado, ngayon na rin po itong pestisidyo. Kaya po kami ay humihiling ng inquiry sa ating po mga mambabatas, opo, particular na po sa Kongreso at sa Senado. Ganoon na rin po ay tinukol po namin ng atensyon ng Department of Trade and Industry at ng Pesticide and Fertilizers Authority. Saan ho nang gagaling ang mga fertilizer at pesticide na ginagamit diyan sa Occidental, sa Sablayan? Karamihan po ay sa Kalakang, Maynila. Palagay ko po ito po ay ini-import ng ating pong bansa. Opo. Ay nagsagawa na ho pa yun ng local hearing diyan? Opo, nagpasa na po ng resolution ang sangguniang bayan para ito po ay hilingin po natin ang tulong ng mga concerned national agencies para kasi po ito, kabayan, ay pambansang isyo. Oo nga. Amin pong inaalam sa mga kalapit na bayan at probinsya ay kalintulad din po ng aming pinoproblema, ang problema nila. Eh, ano sabi ho ng mga negosyante dyan ng fertilizer at pesticide, bakit daw po mataas ang presyo? Ay wala daw po silang magagawa dahil yan daw po ang kalakaran sa merkado. Ah, so ang kanilang source, ang kanilang pinagkukuna, mataas din po, parang ganoon. Mataas din po ang presyo. Ang latay dito, kabayan, ay sa atin po mga kapatid na magsasaka. Opo. Mas mahal pa po ang darak sa presyo ng kanilang mga anis sa bukid samantalang itong mga ginagamit na inputs. Kasalukuyang panahon po ay hindi na uubra, kabayan, ang walang abono sa ating pong mga pananim. Bakit at yan po ang labis na iniiyak ng ating mga kapatid na magsasaka at hinihiling po ng tulong sa ating pong pamahalaan na sana mabigyan po ng malaking pansin ang isyong ito. Yun hong mga produkto natin katulad ng palay o bigas, ay saan ho napupunta yan? Aba, dito po sa Sablayan, kami po ang rice granary ng Region Mimaropa. Okay. At nasusupply din po kami ng bigas sa Visayas, sa Mindanao at dyan po sa National Capital Region. Ay, sayang naman kung ganun na tumataas. Siyempre, mga magsasaka po, ang alam natin sa mga magsasaka, eh bago nila anihin ang kanilang palay, utang, di ba, Vice? Opo, kabayan. Talaga pong halos ang ating mga magsasaka dito sa Mindoro
ay nakasandig sa utang bago po nila ma ibenta yan sa merkado, ay napakarami na pong gastusin ang ginugol ng ating mga kapatid na magsasaka. Ay paano ho yan? Kung hindi mapipigil ang tuloy na pagtaas, tapos si utang pa ang puhunan ho ng mga magsasaka, ay paano na yan? Ay, sila ba hindi kayo mapilitang wag na munang magtanim? Ganun lang po. Kasi nga po, ang tawag ng mga sa magsasaka dito ay magsasako. At tinuturing na masipag na lamang at wala nang kinikita sa kanila pong pagsasaka. At yun na nga ho ang pinag-iisipan ng ating mga kapatid. Baka po yan ay dumating ang panahon na hindi na ho sila magtanim. At alam naman po ninyo na tayo umaasa sa pagsasaka para mabuhay ang sektor ng agrikultura ng ating pong mga kababayan, ay dyan na kasandig ang ating pong pagkain. Okay. Sige, follow up po namin, Vice Mayor, ha? Opo, kabayan, malaking tulong po sa amin ang inisiyatibo ninyo na mapakinggan po tayo ng ating pamahalang pabansa, sapagkat po ang isyong ito ay hindi lang po dito sa bayan ng Sablayan, kundi sa buong Pilipinas. Salamat po, Vice Mayor Bong Marquez. Salamat po. Maraming pong salamat, kabayan. Ng Sablayan, Occidental Mindoro. Ayan, Department of Agriculture. Kayo ba'y nakikinig o hindi na? Mga nasa gobyerno, tinatamad na magtrabaho. Ilang buwan na lang sila eh. Lalong-lalo na ang Fertilizer and Pesticide Authority, FPA. Secretary, ang Department of Trade and Industry, tingnan ninyo kung paano natin maayos ang presyo tungkol ho dyan na maimbestigahan ito. Kawawa naman yung ano. Yung mga magsasaka natin, si Executive Director Wilfredo Roldan, na sana magsagawa ng investigasyon sa naturang bagay dahil na umaangal po ang magsasaka. Baka hindi lang sa Sablayan eh. Baka sa buong Occidental Mindoro na. Uy, anong nangyari sa budget na Occidental Mindoro? Wala pa rin? Ay, grabe naman oh. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapasa. Ay, election na nga.